Guys, welcome back. So yung topic natin ngayon is about switch def C. So ginagamit natin yung pag-switch def sa C kapag yung lineup nyo kinocompose ng dalawang point guard tapos centro, kaya point guard, shooting guard, tapos centro. Tapos yung kalaban nyo meron silang power forward o meron dadakdak sa kanila, pero yung mirror nila point guard or shooting guard lang. So ang gagawin nyo, switch yung C dun sa power forward. Pwede rin kayong mag-switch def kapag yung katapat ng power forward is small forward, tapos yung SF na yun hindi ganong magaling mag-block. So for example, ang katapat niya Kagami, tapos may Euro. So medyo mahihirapan dun yung small forward mag-def. Pero kung tiwala naman kayo sa small forward na malakas yung depensa niya o yung pagbablock niya, hindi, kahit huwag na kayo mag-switch def, mag-stick na lang kayo dun sa defense niyo. Hindi kayang depensa ng guard yung power forward, lalo na sa blocking. So kailangan talaga mag-switch ng C. So i-discuss ko kung paano mas ma-effective niya na magagawa, ma-depensahan ng C yung power forward, tsaka paano yung switching na gagawin. So bago lahat, i-discuss ko yung graph ko sa aking C. Simple lang naman yung graph ko sa C eh. Bali, ang ginagawa ko, max rebound, max block, tapos max resist. Wala na akong ibang graph na nilalagay doon. Kapag dumunt naman, yung resist lang yung pinapalitan ko ng anti-interference. Pero lahat na ng sentro ko pare-parehas. First tip, kung yung kakampi mo eh hindi mo kakilala, o hindi mo siya tropa, hindi mo trio, o minsan lang kayong magkakampi, lagi mo siyang sasabihan mag-change opponent. Kada start ng defensive possession, lagi mong i-change opponent. Remind ka lang ng remind sa kanya na mag-change opponent para hindi niya makalimutan na kailangan yung magpalit ng bantay. Second tip, huwag ka na makipag-switch kung yung PF na bantay na kakampi mo ay may 3-point shooting, katulad ni Griffin tsaka ni Ato. Hayaan mo na lang siya magbantay doon, tapos mag-switch ka lang kapag papalapit na siya sa ring, kapag magda-dunk. Pero kung dunker lang yung kalaban nyo, switch na kayo kagad para mag-focus ka dun sa defense dun sa PF na yon. Third tip, kung makikipag-switch ka, huwag ka masyadong mag-overcommit sa outside. Dapat hanggat maaari, malapit ka lang sa ring, huwag ka masyadong humabol, kasi ang gagawin niyan, yung sentro naman yung dadakdak dun sa SG o sa PG na kakampi mo. O kaya baka tadtaring ka ng teardrop, hindi ka rin makaka-help. Kaya kung sakaling mag-switch ka dun sa PF nila, as much as possible, stay ka sa ring para madedepensahan mo yung sentro o yung teardropper, tsaka para makaka-rebound ka pa rin ng mas malapit ka sa ring. Next tip, kung nakita niyo sa mga nakaraang video ko, dapat mag-stick ka lang dun sa yellow lane. Pero since walang yellow lane to dahil help defense, switch defense, dapat magkaroon ka ng imaginary yellow lane sa isip mo. Dapat yun yung i-maintain mong distance kapag magbablock ka dun sa kalaban. Kasi kapag masyado kang malapit, baka pag nagblock ka, lalabas yung block can only be performed in front. O tumabingi yung block mo, hindi mo siya masasapal. Sayang lang yung effort sa defense. Kaya as much as possible, kung makikita nyo na dapat lagi kang mag-stick dun sa imaginary yellow lane mo. Balisa na yan lang talaga siya. Muscle memory tsaka visual memory. Next tip, gusto ko lang i-debunk yung fallacy na iba yung timing ng blocking ng sentro sa PF. No, para sa akin parehas lang. Wala siya sa timing. Hindi siya sa kailangan mo i-delay yung block mo. Babagalan mo ng konti. Hindi, same lang siya. It's all about visual finger coordination. Once na makita mo na yung dunk or layup animation ng kalaban, pintin mo lang kaagad yung block button. Yun lang yun. Kahit anong kalaban yan, kahit anong dunker, anong position ng magda-dunk, basta nakita mo lang yung animation niya, pinutin mo kagad yung block button. Hindi siya iba, wala siya sa timing, talaga na sa eye-finger coordination siya. Last tip, kung sakaling hindi ka maka-block, kahit perfect naman yung mga ginagawa mo, okay na lagi ka nasa yellow lane, tapos tama naman yung pindot mo, sakto lang, tapos hindi lumalabas yung warning na block can only be done in front, huwag ka mawala ng pag-asa. Baka nagtitrigger lang talaga yung anti-block ng kalaban against dun sa block mo. Stick ka lang dun sa defense mo. Huwag kang mapaghihinaan ng loob. Gawin mo lang yung defense mo. Kakapit din yan. Basta wala kang ginagawang mali, stick ka lang, kakapit din yan. So yun, try natin sa actual game.
Yan. Change opponent kada start ng possession. Ipaalala nyo. So, yan, stick ka lang dun sa bantay mo. Pero yun nga, pag nag-i-stick ka, huwag ka mag-overcommit dun sa outside. Kasi, ang mangyayari nga, yung sentro naman nila yung dadunk over dun sa SG nyo. Ballistic ka lang, pero lagi ka naka-alert dun sa ilalim para in case na may mag-tress, nakaabang ka lang sa rebound. Yan, medyo nagkamali ako dun. Late yung pindot ko sa block button. So, defensive possession, switch, yan, diba naka-stay ka lang dun sa yellow niya, imaginary yellow lane lang, kasi hindi mo kita eh. Suggest ko pala maglagay kayo nung ano, nung shoryuken block, kasi extra rebound din yun eh. Ayan, okay naman yung ginawa ko. Wala siyang warning. Pero hindi ko nasapal. Kaya, yun. Proceed ka na lang sa ano, sa next defensive stop. Hindi talaga laging kumakapit yung ano eh. Yung block minsan. So, switch. Imaginary yellow lane. Kahit nasa ilalim, imaginary yellow lane pa rin. Huwag ka masyadong dindikit. Kasi baka sa, gumilid yung block mo. So, switch pa din. Pero nakabantay ka sa ilalim. Huwag ka mag-overcommit. Same, switch. Defensive ulit, switch. And yellow, stay ka lang sa yellow lane. Kahit 360. Yellow lane ka pa din, effective pa rin yun. Nauna ilalim yun, sakto ulit, perfect ulit yung ano mo, yung time ng pagpindot, pero hindi kumapit, okay lang. So, sa def ulit tayo. Switch. Pero huwag ka mag-overcommit. Ayan. So, ayun. Sana may natutunan kayo kung paano mag-switch DevC. So, mahalaga tong role nyo kasi dalawa eh. Rebounds tsaka blocks. So, rebounds control the game and defense is the best offense. So, sana may natutunan kayo. Thank you for watching!